So nandito tayo ngayon sa ATM, hindi para kumuha ng pera, hindi para kumuha ng tubig. Welcome to Automatic Tubig Machine here in South Cotabato. So just for 5 pesos. Sa 5 piso lang isang galon ng tubig. Sobrang mura lang ng tubig, unlike sa Manila na 25 pesos. Dito 5 piso lang yung mineral water na punong galon. So pag nasobrahan ka ng gulog, aapaw yung tubig na lalabas mula dun sa machine. So ito naman, piso isa. Laking bagay, no? 20 pesos yung difference. Para sa ano, pati lahat. Oo. Oo, tsaka 24 hours kahit anytime maubusan ka ng. So kahit walang nagbabantay ng tubig, yan ang mayari ng store. Pwede kang bumili ng tubig. Kasi maghuhulog ka lang ng pera dun sa ATM, automatic tubig machine. So ayan na ang mga bibe. Ang dami nila. Kita mo sila, oh. May tatlong bibe kung nakita. Oh, taka. Sinisira mo yung linya, tumatawid yung mga ano. May pagkain pa yung isa. Yung isa may tangay-tangay pa. Mga sira ulo. Ayan tuloy, naputol yung linya. Oh, sige na, tawid na. Ayan, naputol tuloy yung linya. Ayaw na tuloy tumawid ng mga bibe. Naputol. Ayaw na lang tumawid. Saan kaya sa kanila ang leader na nagsasabi ng kwak-kwak? Ito? Kanim lang nila. Ano ba ito? Buti hindi siya nahulog na. Oh, ang bigat. Gano'n siya kabigat? Oh, sige. Ayun mo. Ayun nga, no? Buti hindi siya nahulog. Isa lang, dalawa. Oo. Suha, ano pala siya sa puno. Akala ko nakatanim siya. So today, may ipapakilala ako sa inyo. So matagal ko pang pinag-isipan kung share ko sa inyo or not, because I'm not used to share these things to you. Let me introduce to you, habang dumilim na pala dahil ang init-init, let me introduce to you our babies. So ipapakilala ko na sa inyo. So, eto nga pala po, si Alta Presyon. Eto po si High Blood. Eto si Diabetes.
At ito si Stroke. Hi, Stroke! Hello! Lumaki na yung maliit. Hi! Budol-budol mo siya. Oh, ayan. Nagkakamot pa siya. Ay, shit! Sino to? Anong pangalan nito? Si Baste. Si Baste. Oh, pak. Oh. Hello, mag-hi ka, mag-vlog ka, hoy. Hello. Oh. So, ipapakita ko sa inyo ang taniman ng mga mais. Ayan, nakikita nyo mula sa kinatatayuan ko. Ayan. Mula sa kinatatayuan namin hanggang sa paikot na yan, nakikita nyo ang taniman ng mais. Okay. So, salamat dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na tumuntong sa lupa ng may lupa. Nakikita nyo ang buong malawak na lupain na yan ay hindi po amin. Bye! Happy trip! Thank you po! God bless! Thank you! Bye! Hi guys! Welcome back to the channel! And today we're here in General Santos City. This is actually about 45 to an hour drive from Coronadal. Going here to General Santos. I actually have no idea kung anong meron dito. So, samahan nyo na lang ako dahil hindi ko talaga alam dahil kung anong meron talaga dito sa General Santos. Hi, so where we are? We're in General Santos City. Have you been here before? Yes. And what do you think is the best thing about General Santos? Definitely the SM Mall, because it's actually like SM South Mall but more bigger. Because it looks like a luxury mansion if you actually go inside the SM Gen. Yeah, too bad we can't get inside because kids are still not allowed to get inside the mall. Yes, so before we're allowed, now we're not. I still remember what SM Gen looks like. Alright guys, see you later. Meron siya may mga tuna-tuna and different symbols because this place is actually a multicultural. I almost see SM General Santos. I already see SM. Yeah, the feeling is like you're already in Manila. We're just actually dropping off. We're just actually dropping by to buy Starbucks for this little cutie. Because he wants to have some Starbucks. Actually, parang wala naman siyang pinagkaiba kapag nasa Manila ka. The feel, basis street, and what I like about General Santos is that yung mga establishment here is familiar na gaya sa Manila. Unlike those sa... Oh my God, that's the SM already! Sa Coronadal. So, I'm gonna show you guys. Alam mo naman kung anong ipapakita ko sa inyo. It's in General Santos lang. Oh, ayan. May napulot pa akong sombrero. So, thank you sa souvenir na binigay mo sa akin kung sino man ang may-ari ng mahiwagong aso. Oo. Dahil nakita namin kahapon, minangat-ngat ng aso. So, kinuha ko na lang. Thank you so much kung sino man may-ari na to. And the feeling here in General Santos is almost look like in Manila. Diba sabihin ng mga tao, napaka-ignorante ko. Eh, pagbigyan nyo na, ngayon ako nakatungtong dito sa Gensan.
And too bad, kids are still not allowed to get inside. Dito lang tayo sa labas. So we're just heading off to Starbucks to buy coffee. Parang wala naman ako ibang maibablog sa inyo dito sa General Santos, sa SM Gensa, no? Ano ba yan? Ba't dumilim? So, update yun na lang siguro pag naka-alit tayo dito sa SM, kasi may SM din naman sa lahat ng pupuntahan natin. See you! Okay, dahil wala naman tayong ibang gagawin dito, basically almost the same in Manila, so we're heading somewhere else. Guys, we're not in Manila, we are in the Coronadal City of Gensan. No, we're not in Coronadal, we're here in General Santos. Gensan, so I'll catch you guys later. So, paikot lang itong buong General Santos. And then, para siyang, I don't know, lumang city eh, no? Kasi, yung mga street, yung mga establishments, not to be biased. Pero parang mas progressive yung ano, no? Parang Quiapo is the best term ng General Santos. Dito lang sa particular na lugar na pinuntahan namin. Oh, kasi parang mga luma na yung mga establishments. Then paikot lang talaga siya. Parang hindi ka maliligaw. Right now here at the Sarangani province, and we're supposed to be going to Pacquiao's, Manny Pacquiao's resort, pero mukhang nawawala ata tayo. Hi guys, welcome back to the channel, and we are here in Sarangani province. This is still part of Region 12, and that is Sok Sargent. Oh. My feet! So magpipicture lang talaga tayo dito. Let me just show you around, guys. No, it's okay. Meron siya mga mangroves
sa area, no? And mukhang mababaw lang siya, no? And in fairness, malinis naman yung tubig. Meron lang mga dead seashells. And sea rocks. Sea rocks and dead sea corals. Kanina galing tayo ng General Santos, and in my observation, yung feeling of being in General Santos is like you are in Navota City, kasi nga malapit siya sa fish port, and I've seen ang lalaki mga isda, and it only costs like 280 pesos, pero hindi nga kami nakababa kasi sobrang lakas ng ulan kanina. And good thing, when we arrive here in Sarangani is hindi na umuulan. And by the way, this place that we're into right now is called Pacman Beach Resort. Siyempre, Pacman, alam na natin kung sino may-ari, si Senator Manny Pacquiao. And I'm just gonna show you kung gaano kaganda rito. And yan, ganyan siya kalaki. The water is actually crystal clear, at siguro dahil low tide lang, kasi nakikita ko na yung ground ng water, at makikita nyo na puro lang siya bato at mga corals, or dead corals, I mean. We'll see you again tomorrow. Bye!